Magandang araw na naman. This, meron tayong isang ganong video tutorial ito po yung printer na LP3S. Ayaw na mag-ikot ang lagayan ng cartridge o remote ng device kahit anong ikot nagawa. Hindi pa rin siya dahil siguro sa mga natirang mga ribbon na parado na na pinupino ng mga na sa gira niya. Disassemble natin yung mga screw. Kukunin natin at panoorin guys kung paano natin ito ginagawa. Ito, lower muna natin para matanggal ang mga dirty mga alikabok. Ito guys, karamihan sa ating mga printer guys, ganito ang mangyari. Kaya sa pag-alaga natin guys sa ating mga printer, kailangan natin mayroon tayong preventive maintenance na gagawin upang masigurado natin na hindi siya magloko pagdating ng panahon. So dito guys, makita natin sa inyo kung paano natin ginagawa. Galay natin ito parang sabihin nyo napakahirap. So subukan lang guys, mag-DIY tayo sa ating mga devices. Ito guys. Kaya nga talaga nating matuto guys sa ganitong simpleng pamamaraan guys para magkaiwas. Hindi na muna na video, natanggal na siya. Pero doon lang ang paraan kung paano nga i-pull down lang natin yung mga screw. Tingnan nyo guys, maraming dumi. Sa katagal-tagal ng panahon na hindi na nalinisan, kaya ayaw na umikot ang rolling gear. Yan. Pagkalagay ng ating cartridge, lagay ng cartridge, kaya ba stuck up. Ang mangyari, yung ribbon, maano siya. Ma-stuck up at parang maano siya. Yan guys, kunting tiyaga lang sa ating pangaraw-araw na trabaho. Kailangan talaga natin ingatan ng ating mga device. Yan. Linis lang tayo dito guys. Hanggang sa wala nang matira ang mga pwedeng makabara sa kanyang pag-ikot. Shoutout sa mga technician. Ang galing naman nila dito. Ang mga kawaiti nating nag-tutorial din. Alam mo, marunong sila nito. Sa hindi pa nakasubok, pakitingin ng mga video guys para maintindihan at makuha ninyo ng buong buo kung ano ang pwede nating
gawin sa ganitong problema. Hindi na kailangan natin dalhin sa center ng Epson or sa mga technician, certified technician. Kapag ganito lang ang problema, guys. Atin lang ito ang DIY. And guys, wala nang ano, so wala natin. Ingat lang tayo sa ating mga ginagawa, guys. Kung ano ang ating walang forma ng kanyang kinukuha natin. Yan po ang ating isa uli. Kumbaga, guys, ano lang tayo. Mayroon tayong memory. Hindi tayo malimot. Tandaan lang natin kung ano ang kanyang kinalalagyan. Para pagkatapos na, walang error. Diba? Guys, tingin-tingin lang po sa ating ginagawa. Medyo mahirap-hirap, guys, pero hanggang sa ang subok natin. Trial and error natin, guys. Ilang natin mamalayan. Ano na? Perfect na ang ating ginagawa. Ano lang kasi, yung mga professional na, guys, hindi sila sisimula na professional agad. Mayroon silang naranasan din na error. So, pagdating ng ilang buwan, ilang taon na pinag-studyhan, naranasan na yung ano-ano mga problema, okay na yan. Ganyan lang talaga. Sa simula lang, hindi tayo marunong kapag hindi natin subukan. Kaya dito, guys, tingnan lang natin ang buong video natin. Magkaranas kayo ng ganitong problema. Kung gusto niyo matuto, kayo po ay magsisimula ng magsagawa. Mag-troubleshoot ng ating mga printer dyan. Kahit anong model, guys, ganito ang dot matrix na printer. Pareha lang yung gear ng kanyang cartridge. So, sa ilalim, tanggalin natin mga screws. Yan lang. Kung mayroong mga ano na, hindi napantay yung yan na talaga ang panahon na ating palitan yung gear ng kanyang. Ito, guys, uli na natin. Pag-iari matatalaan, kailangan lang natin subok-subok. Ano lang natin. Yan, guys, parang ano na ito. Inaulit ka. Pag maano na, ma-insakto na. Okay lang yan. Panahon talaga, hindi na natin malaya na hindi pala insakto, hindi pala correct. Ayan. Ating, balik-balikan natin. Ito po ay magiging correct na po. Guys, subok-subok lang po sa mga ganitong pag-trabaho natin, guys.
konting ingat at ating memorya. Kasi ito na po ang karaniwan natin gagawin po na maging tunay tayo na mag-deliver technician tayo. Yan. May ikot na siya, guys. Kita natin na maya, ha? Yan. Tingnan, no? May ikot na ng gusto. Hindi na siya ng stack up. Kasi naayos na natin. Nalinisan na. Ito lang ang ating gawin, guys. At mga printer. Focus na rin. Tingnan nyo, oh, malakas ng ikot niya. Bilisan natin ang ano. Yan. So, ang problema natin ay nasolusyonan na, guys. Kung mayroon kayong problema ang ganito, yan lang po ang gagawin nyo. Yan, isawalain natin ang mga screws. Mamaya, ating different test. Kung wala bang supplies ating ginagawa. By the way guys, kung hindi pa kayo naman mag-subscribe sa ating YouTube channel, paki-pindot ng notification bell, subscribe, and share kung ano. Okay. Balik na natin yung takip para masubukan natin. Guys, tingin-tingin lang po tayo ng mabuti kung paano natin ginagawa, guys. Subok na po ang ating mga ginagawa. At kung kayo po ay gusto matuto, meron tayo mga tutorial dyan, video, kung sakaling hanap kayo na pwede ninyong gusto ninyong malaman kung ano-anong mga bagay with regard sa ano, computer problem, printer, at iba pa. Yan guys, ikot na siya ng ikot kapag gumagalaw na ang printer heat. Yan po ang kanyang role para yung ribbon hindi siya mag-stack up at hindi siya muslot sa Bisaya. Yan. Guys, apprentice natin. Lagyan natin. Okay. Ganyan lang guys, tingnan yung apprentice niya.
Lord.